mag-subscribe at i-hit ang notification bell. So, start muna tayo sa mga kung saan ko nilalagay yung mga gamit ko. So, ito, nabili ko lang ito sa Shopee. Shurak to. Diba? Shurak yan. Pero, pinaglagyan ko siya ng mga gamit ko. So, ito, dito sa pinakauna. Ayan, yung mga pangkulay ko. Ayan. Pangkulay ko. May liquid, may gel. Kasi ito, nakita ko lang din kay Langga. Ito yung oven ko. Pinakaunang oven ko to. Ilang years din akong tinulungan ito. Hanggang ngayon din naman eh. So, ayan, 60-something liters yan. Then, ito yung turning table ko. Dalawa sila. Tapos, ito yung aking mga board, cake board ko. At ito yung mga aking liner cupcake. At, ayun na. Ito, at saka ito. Pang piping bag ko. At mga kung anik-anik ko. Ayan. Saka yung aking logo. Sticker logo. Baliktad. Sticker logo. Then sunod. Sa baba naman yung aking electric oven. Ayan, meron akong stock na mga fondant kung sakaling kailanganin. Diyan ko nilalagay kasi wala akong lagayan. Nilalanggam pag hindi ko nilagay sa dyan. So, ito mga kung ano-ano, mga vanilla, flavorade, at glucose. Yung mga kung ano-ano, yung mga karaniyan yung ginagamit. Then, gatas, tsaka itong mga straw, tsaka disposable glove. So, ngayon, nandito naman tayo sa kusina kung saan ako. Andito lahat ng mga ingredients ko at saan ako naghuhugas ng mga pinagawaan ko. So, ito yung pinaka-favorite place ko kasi sobrang ganda niya. Kagaya nito, sa Shopee ko lang din to nabili, mga paintings. Alam nyo kung magkano yan? 50 pesos lang yan, dai. O, di ba? Ang ganda. Then, ito, merong fake plant. At ito, may saksakan ako dito para pagka nag-mix ako ng icing, ay, madali lang. Tapos, ito, may electric, ano din ako. Ang tag dito? Electric stove ba to? Stove? O, basta yun na yun. Tapos, meron din ako kettle. At ito. Dati po. At ito yung pangsala ko. Ayan, yung mga karaniwang ginagamit sa baking. So, ito yung aking pot holder. Then, ito, kakabili ko lang din sa Shopee. Nakalimutan ko kung magkano to, pero mura lang yan. Dinidikit lang din siya, di ba? Mas nakaka-motivate lalo mag-baking at magtrabaho kahit pagod ka. Natitingin ka lang dito habang naghuhugas ng pinggan. Then, sunod, ito naman yung sa cocoa powder ko. White sugar, cake flour, APF, all-purpose flour, powder sugar, at hindi ko nalimutan ko tawag dito eh. Basta pang-paano siya sa, ano, sa fondant. Then, brown sugar, iodized salt, baking soda, baking powder, cornstarch, at ayun sa taas yung mga stock ko, diba? Tapos nag-ano lang ako ng bake flant para may pangbasag ng kulay. So, ayun lang. Ito yung lababo ko. At ito yung panghugas ko ng ito yung sabon ko panghugas, o diba? Lakas maka-estetiko. Sa Shopee ko lang din ito nabili, o diba? So, ayun. Move on tayo. Dito naman tayo sa ref. So, ang dati, inano ko lang to, nilagyan ko lang ng wallpaper. Tapos, para gumanda kulay kasi sobrang pangit na nito. Lumang-luma na. Ito mo naman to. Dating color white, naging yellow na lang din. So, buksan natin. Ito ang laman ko ngayon. Tada! Diba? O, tingnan nyo to. Sa sobrang luma na niyan, kaya mukha lang siyang bago kasi lagyan ko ng wallpaper na nabili ko lang din sa Shopee. So, madami akong stock ng icing. Ayan. Ever Whip yung ginagamit ko kasi sobrang stable at madali itong gawin. Ang sarap din niya, lalo pag lalagyan mo ng milk powder. So, ayan, may stock din ako dito. Ito yung mga scrap cake ko. So, binibigay ko lang kala mami. Ito pang gawa ko sa ganache ko. Ito yung mga natirang icing. Ito may
ano rin ako dito, APF din ako. Then yung mga itlog, konti na lang ang stock ko. As may tubig ako. Ayan, cute na lagayan, no? Sa Shopee lang din yan, mura lang yan. Tapos ito yung order para bukas. So, magdi-deliver na lang din kami bukas. Then, ayun lang. At ito pala yung cake ko. Para bukas din ito, ginawa ko na din, o, diba? Heavy Jam Sweet Bite Baking Studio Blessing. So, yan. Simple lang yung sa akin. Pero masarap yun. So, yun. Wala na. Puro mga stock na lang yun yan. Ito yung bite size. Sobra to sa gawa ko. Kaya ginawa ko na lang din cupcake. So, ayun lang yung laman ng ref ko today. At naglagay din tayo ng CCTV dito, guys. Para alam nyo na, kahit wala ako, nababantayan ko pa rin siya dito. Kasi malayo to sa bahay namin, itong studio ko. Kaya at least, kahit pa paano, makikita ko pa rin yung loob ng studio ko. At least, diba? Protection din to, guys. So, sunod naman is dito, ayon sa pinaka-favorite ko sa lahat. Ang oven. Guys, yung pinaka-highlight sa lahat. Ang dami kong pa-order talaga every year, every month. Sobrang dami. Hindi na kaya ng 60 liters ko eh. Kaya, nag-ponder na rin ako ng ganitong kalaki para hindi na rin ako mahirapan, no? So, buksan natin. Ito yung pinaka-checking natin sa mga wiring. Ayan, bubuksan mo lang yung gilid. Makikita mo na yan. At, ito na yung loob ng oven natin. Ay, wait na, may laruan. So, ayan yung loob ng oven natin, guys. Kitang-kita nyo naman, bagong-bago. At amoy pintura pa talaga siya sa personal, actually. Ayan, meron siyang maliit na bumbilya dito. So, bubuksan lang daw to kapag ka-check mo yung mga cake mo, kung tumatapon, or naluluto ba, ganun. So, ano naman kami dyan? Naturuan. Dito yung salangan ng apoy. So, dyan ka magsasalang ng apoy. At madami-dami na rin akong cake na magagawa dyan. Isang salaman, tapos na rin. So, ayun. Ano to? 16 tray to. Kaya, okay na okay siya. Madami na akong magagawang cake dito. Then, sunod. Ito, logo. Bali, nagpagawa lang ako ng tarpaulin. Hindi ko, nalimutan ko kung anong size eh. Basta tarpaulin lang siya. Then, dito sa gilid, dinikitan ko lang yan siya ng styro. Ayun, nakita nyo. Styro lang yan. Bumili lang din ako sa Pandayan Bookstore. So, mura lang kasi wala akong mahanap. Ang mahal nung ano, nung ganitong logo na may LED. So, hindi na talaga. Pang design lang naman din kasi hindi na kailangan ng logo. Kaya, nag-DIY na lang ako. Ayan, DIY ko. Then, sunod, dito naman tayo sa isa rin sa favorite ko. Actually, lahat naman ito favorite ko eh. Pero ito, dito ako naglilista ng mga pa-order. So, ayan yung mga pending. At ito yung mga dapat kong i-bake. Sinusulat ko siya dito. At ito, dito ako nagkakausap ng mga client sa laptop. At ito yung speaker ko kasi sobrang hilig ko talaga sa sounds. Kasi ito, lagayan ko ng tissue. Lakas maka-aesthetic ko, diba? Ayan, tissue kong paubos. At yung pampabango natin, guys. Kasi pagka sinasara ko tong studio ko, sobrang kulog. Kaya kailangan ko talaga to. Then ito, next naman dito, yung mga... Ayan, dito yung mga pangdikit ko. Mga panggupit. Ayan, pangdikit. Pangdikit, sang katutak na pangdikit. At yung aking lumang, ano ba tawag dito? Scotch tape. At bala na aking, ano ba to? Glue gun. Then next na drawer, ito yung mga sulatan ko, yan mga listahan ko, marker. At saka ano bang tawag dito? Sticky paper. At ito yung mga pangsulat ko. Yan. Dito ko na rin nilagay yung food coloring ko na pen. Ayan siya, diyan ko na para sama-sama na sila. Then sunod is itong plastic. Ito yung ginagamit ko sa pang balot ko sa cake kapag nagpa-packaging na ako. So, ito yung pangpatigas ko sa cake para hindi siya sa pinakagitna yan yung nilalagay ko kaysa straw kasi mas matibay to. At ito yung pang tali ko pagka sa mga cupcake box. Ayan, para may hawakan. Konti na lang. So, bibili pa ulit tayo.
At ito naman yung ginagamit kong plastic para sa money cake. Ayan yung size niya. Kasi saktong-sakto lang din siya sa size ng pera. Kaya ito yung binibili ko. Tsaka matibay. So, ito. Itong table. So, itong table na to, nabili ko lang din sa Shopee. Ilalagay ko na lang sa description box lahat ng gastos ko at price ng bawat nabili ko sa Shopee. Kasi nalimutan ko na rin. Tsaka itong floppy keme-keme. Nalimutan ko rin kung magkano siya. Tsaka itong upuan na aesthetic. Nabili ko lang din yan sa Shopee. Sobrang, ano yan, stable. Hindi siya mauga. At itong blinds ko, nabili ko lang din siya sa Shopee. Mas mura siya sa Shopee kesa sa mall ka bibili. Ganun din naman ang quality, maganda rin naman. Kaya sulit talaga sa Shopee. So, ganyan. Ganito lang naman siya gawin. Diba? Natatakpan yung pocket na bintana. So, buksan na. Isara ulit natin. Then, sunod naman, dito naman ako nagmamasa ng mga fondant. Ayan. Alam niyo ba kung magkano to? Sobrang mura lang nito. Nabili lang namin to ng 5,000. Eh, tignan niyo naman kung gaano kalaki. At magkano brand nyo yan? Alam niyo yan kung magkano, di ba? Ang mahal-mahal ng brand nyo ng ganito. Pero nabili lang din namin to sa junk shop. So, ang issue lang naman nito, ayan siya, oh. Kita niyo to. Saan na ba yun? Ayan, oh. Ayan. Yung mga tag-tinagni-tagni na lang. Pero sobrang ayos na ayos pa. Ayan lang halos yung issue niya. Pero yung quality, ganun pa rin. Matibay na matibay. Kaya, sobrang thankful kami kasi nakita namin ito sa junk shop, di ba? Nagamit pa namin. Then, yung mga box ko, nakalagay sila dito. Yan, box ko. Tapos wala pa ako na ilalagay dito kasi hindi pa ako nakapag-stack. Tapos dito naman, mga asukal, ganun, asukal o cocoa or EPF pag mag-i-stack ako dito lang nilalagay. At ayan, yung loob niya, ulo. O yan, nailagay ng ulam. Ulam. Tapos bento box. At yung mga aking cake post. Tapos yung iba dyan is pang packaging na. Lahat ng packaging ko dyan nakalagay. So, ayun. Then, sunod naman, nakalagay naman yung mga pan ko dito sa ilalim. Dyan ko lang nilagay sa ilalim yan. Yan. O, diba? Guys, ito palang lagayan, dikitan ko ng mga orders. Nabili ko yan sa Shopee. Sobrang ganda. Tapos meron din siyang mga pin. Bukod na in-order ko yan. 30 pesos to for 50 pieces yata. Or 100 pieces. So, ayan yon. Sobrang ganda. Pasensya na sa kamay ko. Ha? Food coloring kasi yun. Hirap tanggalin. So, ayan. Cute nito. Sobrang aesthetic lang yung tignan. Ah, diba? Sobrang ganda. So, guys. Ito pala yung rug ko. Ay, rug. Yung parang basahan ko. Nabili ko lang din sa Shopee. And sobrang ganda niyan. Ang mura-mura pa niyan. Quality din kasi medyo makapal siya. Ayan o. Oh, diba? Ang ganda. Pang baking yung pinili kong design. So, madami yan sa Shopee. At sunod naman is etong ilaw. Ayan. Nabili namin sa Wilcon yan. At may warranty rin yan. Ayan. Ang binili namin is yellow. Tapos color white. Yung dalawang bumbilya. Ayan. Sobrang ganda niyan. Diba? Nilagay namin dyan sa bandang kusina. Kaya, ang cute ng kulay. Dito sa bandang kanan, medyo madilaw-dilaw. Kasi dyan ako nagpipictorya ng mga cake ko eh. Tapos dyan sa may unahan, kulay white. O, diba? Sobrang ganda. So, ayun lang guys. Thank you for watching my Aron Tali Studio Tour. Bye!